Sa bidyong ito ay dadayo muli tayo sa probinsya ng Quezon. Nauna na nating na-feature sa ating mga vlogs ang bayan ng Real na talaga namang sobrang daming may i-offer na mga tourist spots. Ganun din ang bayan ng Padre Burgos na kung saan napuntahan natin ang hindi pa gaanong nadidiskubre na beach dito sa kanilang bayan. At naipakita ko na rin sa huli nating vlog ang bayan ng Unisan na kung saan ay binisita natin ang Unisan Sands na isa sa pinakadarayong beach resort sa bayan ng Unisan. At sa pagkakataong ito ay samahan niyo akong muli sa ating moto adventure. Ang sarap pala mag-ride ng ganitong oras, alauna ng madaling araw, solong-solo mo. Time check natin, 2:12 AM. Yan, nakita niyo mapag. Para saksihan ng muling pagbukas ng isla ng Humalik sa kagaya nating mga turista. 5:40 AM mga pre. So, in-start na yung makina. Welcome, Barangay Talisoy, Humalik, Quezon. Sabay-sabay nating tuklasin ang mga iba't ibang tourist spot na mayroon ng isla ng Humalik. Take off na tayo, Shell Pugon, alas 12 ng gabi, 12 AM, going to Ungos Port. Kami ay pupunta ng Humalik. Ay, teka lang, yung mapa ko pala, hindi ko pa nasiset. Mga apat na araw bago ang aming rides pa umanig. Nangangamba ang ilan sa aming grupo kung matutuloy ang aming rides. Dahil mga ilang araw na rin na nag-uulan mula hapon hanggang gabi. Sa kasamaang palad, inulan nga ang araw ng aming biyahe. Pero syempre, hindi kami magpapapigil sa ulan. Tinuloy pa rin namin ang biyahe. Kahit may mga konting aberya at kahit hindi rin tumuloy ang ilan naming mga kasama. At isa pa, nahihiya rin kami sa resort owner dahil nakapag-book kami ng walang reservation fee. Malapit na tayo sa signage ng I Love Mabitak. Time check, 1:09 AM. So nagbago tayo. AM, 1:09 AM. So ang target natin, 3 AM. Dapat nasa Ungos Port na tayo. Ang original plan namin ay dapat 11 PM kami aalis ng Shell Pugon. At dahil nga sa ulan, naging 12 AM. So hopeful pa rin kami na kakayanin namin makarating ng Ungos Port ng 3 AM. Dinim. Sundan mo na lang yung linya. Linya na ng kalsada. Napakadinim dito. Ayan talaga solido yung ilaw mo eh. Ano kaya mangyayari pag stuck lang? Ilaw na. Ah, kasi nakahayaw. Buto mo. Timista. Kinigin ang ilaw yan.
hindi lang yun ang dahilan bakit tumuloy kami. Siyempre, gustong-gusto naming masilayan ang mga magagandang lugar sa Humalig. Sa pre-pandemic pa nga lang matagal ko nang pinaplano na mapunta ng Humalig. Ngayon lang natuloy. Speaking of pandemic, nagsara ng mahigit 2 taon sa turista ang isla ng Humalig dahil sa COVID. At ngayong araw, May 20, 2022, ay muling tatanggap ang isla ng mga turista. Kaya isa tayo sa unang turista na pinalad na makatungtong ng isla sa muli nitong pagbubukas. Patungo tayo ngayon ng Ungos Port na located sa Real Quezon. Doon kasi tayo sasakay ng bangka patungong Humalig. May 2 option nga pala na daan patungong Ungos Port. Yung una, via Marilake, Infanta, Torreal. Yung pangalawa, via Antipolo, Pililia, Mabitac, Pami, Torreal. At dahil maulan, mas pinili namin ang option number 2. Mas kabisado kasi namin yung rutang ito sapagkat dito madalas ang aming daan sa mga nakaraan naming biyahe. Pakiramdam kasi namin na mas magiging safe ang biyahe kung dito kami dadaan. Tinatarget namin na makarating ng 3 a.m. sa Ungos Port para mahabol namin ang first trip ng bangka. Wala kasi kaming idea kung anong oras aalis ang susunod na bangka pa. First come first serve kasi dito. So hindi uso dito yung advance booking reservation. Kaya paunahan talaga. Oy, lubak! May sakyan pala. Torta me! Hindi na Victor. Hindi niya napansin. Tati may nga side mirror, gago. Si Victor, muntik na siya oh. Gago to si Victor, dito yung humihitingin eh. Kaya nga, dikit na siya oh. Si Raul rin yung van eh. Hindi niretso pa eh. Time check 3:03. Ano nakalagay sa signage? Barangay Ungos, Real Quezon. Oh, ito na yung port. May malaking gate eh. Ito na yun oh. Oh, yun na, yun na. Ito na nga yun. Port of. Anim.
6. Oh. Apo. Venezuela na lang. Kami yung pinakamarami. 3,000. $400 yun. In 2016, 200 lang? Ha? Ito po. Hello guys. So 4 AM na. So nakasakay na kami sa bangka. So pinili namin dito sa may taas para at least nakahiga kasi 5 oras yung biyahe ng bangka. So second trip na kami, hindi kami umabot dun sa first trip. Pero sabi naman nung babantay doon, minuto lang yung pagitan. So alas 5 yung alis yung first trip, tapos eto second trip siguro mga 5:15, 5:30. So okay na rin. So kung 5 hours yung biyahe, mga alas 10, nandari tayo sa ano, sa isla. 5:40 AM mga pre. So in-start na yung makina. Baka mamaya 20 minutes i-start yung makina nito. Alas 6 lang alis. So ito tayo ngayon dito sa taas. Beauty. So ito yung binyan sa labas mga pre. Yung mga kalaboy. Excited na ba kayo makapunta ng Malig? Ako rin, kami rin. Excited na. Ibang oras. After 5 hours na dito tayo. So pakita namin lang yan. Marami raw, hindi niya kaya pakainin. Fried chicken sana pre, kasi yung sisiyo maliit pre. Ito guys, baba na tayo ng bangka. Welcome to Malig Island. So kami yung last to aboard. Salamat po. Ah, ito pa, balik ko sila.
Tara mga pre. Medyo green green pa rin yung tubig. Ganito talaga yung tubig sa Quezon. Mag green green pa rin. What's up mga kakalbo? Welcome Barangay Talisoy, Umalig Quezon. Rusi. So nakita niyo maraming tao. Babay tayo ng environmental fee. Giant. Unang-una niyong gagawin pagkababa ng bangka ay magtungo sa tourism office para mag-register at magbayad ng mga fee. Kailangan niyo lang i-present ang inyong mga vaccine card. Ito kasi ang requirements bago ka makapasok ng Humalik. Pagkatapos niyo mag-register ay magtungo sa kabilang table para magbayad ng 170 pesos per person. Ang breakdown ay 100 pesos para sa environmental fee, 50 pesos para sa tourism fee, at 20 pesos sa entry fee. Susunod naman ay magtutungo ka sa terminal ng mga habal. Saan po kami, Apples? Centralized na yung mga habal dito. May mga cashier na naniningil at meron ding dispatcher. Makikita sa terminal na ito yung pair matrix ng habal depende sa lokasyon ng resort na iyong pupuntahan. Isang turista lang ang pwedeng isakay ng bawat habal dito. ₱70 ang rate ng habal namin patungo sa aming resort. Ito na yung pinaka-minimum pair nila dito ng habal. Isa kasi yung resort namin sa pinakamalapit sa landing port. Mayroong dalawang lokasyon pa lang pinagdadaungan ng mga bangka dito. Yung una ay dito sa landing port na tinatawag at pangalawa ay dun sa Sitio Moros. Kapag peak season lang nadadaungan ng mga bangka ang Sitio Moros dahil sa dami ng turista na bumibisita sa isla. Kami ay babiyahe na patungo sa Apples Resort. Mga 3.4 km ang distansya ng resort mula sa landing port. Aabutin lamang ng mga 6 hanggang 8 minuto ang itatagal ng pagsakay mo sa habal. Sementado na ang pinaka main road nila habang yung daan patungo sa mga resort ay hindi pa. Nahubog na lang ng mga gulong ng habal yung mga daan patungo sa napili mong mga resort. Pinapaligiran ng mga sari-saring puno at halaman ng mga daan patungo ng resort na nakakadagdag sa ganda ng daan. Dito na tayo sa Apples Beach. Salamat po! Yan, so babalsain siya. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, babalsain pala siya. Yan, magbabalsa pa tayo lang. Ayun o, may nag-a-attack. Saan? Oo nga. Napakalubin! So tayo ay naglakad na lang kasi low tide na. So hanggang dito na lang masasakay yung mga balsa. Pero sa akin yun lang itong gamit ko. Hindi ka lang magamit. Hindi lahat na lang nagamit. Sige. Yan. Babida! Wala alin din pala eh. Ay, oo nga. Sakit ng loob. Mga alay sa ano? Lubid. Low tide pa yan, kuya. Opo. Ayan. Malalim bandang gitna, no? So low tide pa ngayon. So hanggang leg lang ni kuya. Kuya, anong height mo? Ha? So yun, dito na tayo. Sa Apples Resort. Oh, yeah, ayaw.
Yon. Yon. Ayos na. Apples Beach. So yun, sa wakas guys, after ng mahigit 5 oras na boat ride at mga 5 minutes na habal ride, narating na natin. Ah, kulang pa pala. At mga 5 minutes na tawid dun sa ilog ride gamit yung mga balsa na styrofoam. Marating na rin natin ang Apples Beach. Ito yung Apples Beach. So, simpleng-simple lang naman ng mga resort dito. Ayan, mga kubo-kubo lang. Ayan. Ayan doon. Yung kubo niya, ito medyo ano na sila. Siguro dahil sa nakaraang bagyo, eh hindi kinaya yung mga ano. Kaya medyo gumamit na sila ng ibang material. Ganyan na siya. Located nga pala ito sa may barangay sa Libungot. So, mamaya pupuntahan natin ang famous na sa Libungot Beach. Pero dito, ang ganda rin ng dagat nila rin. Halos ka parehas na. So, glimpse. Paganda ng tubig Chanon Beach. Sulit, sulit ang 5 oras na biyahe. So this is Apples Resort. Ayan. So tara, silipin natin yung kubong napili namin. Eh, original plan pala namin, eh, nasa 10 kami. So, ang kubong binigay sa amin ay good for 10. Ang presyo niya, 1,500. Eh, since 6 lang kami. So, tinry kong ito na lang yung kunin. Buti bumayan. Ang rate nito is 1,000. Good for 4 to 5 person. Pero, kasya na kami dito. 6. So, meet nga pala yung kasama namin dito. Maring JM and Maring Grace. Kasi ito pa yung ibang kasama namin. Victor and ang kanyang kuya. Happy. You can happy. Call me Happy. Asan si Marky Boy? Minum na? Ha? Ha? Pre, makukanan ka. Hey! Shout out sa'yo, mo, si Pusayin mo! So ito, silipin natin kung ano yung higaan natin sa taas. Ayan. Okay pala eh. Kasya na tayo dito. Maganda rin, maganda. Buhay na tayo. Request na lang tayo ng ano, ng kutsyon. At eto na nga, papunta na kami ng Salibungot Beach. Original plan talaga namin ay maglakad papunta sa beach. Ayon nga kay Google Map, nung nag-research kami ay mga 15 minutes walk lang naman daw. At yun ang akala namin. Ngayon ko lang nalaman habang ine-edit ko tong vlog na to na 2.61 km pa lang nilakad namin sa Malacumunoy na buhangin ng humalik.
Nung una ay masaya pa kami dahil sa magagandang tanawin na nadaraanan namin. At yung sandbar na hindi namin maiwasang hindi puntahan dahil sa ganda. Nag-drone pa nga ako para may pakita ko sa inyo mula sa kalangitan ng view. Tapos namin magpicture at magdrone sa sandbar, eh nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nadaanan namin yung Spirit na resort at sinama ko na rin kuna ng video dahil ito talaga yung first choice na resort namin dahil sa magandang review. Naikwento nga namin sa lokal doon na pupunta kami ng Salibungot Beach nang naglalakad. Kaya pala sabi ng lokal doon na sobrang layo kapag nilakad. Syempre, mas naniniwala kami sa sarili namin na kaya naming lakarin base kay Google Maps. Going na kami sa Salibungot Beach. So mga nega yung mga tao dito, yung mga lokal eh. Mga nega, ay malayo yan. Pero wala sa amin yan. Tanaw namin, no? Kayang-kayang lakarin yan. 15 minutes lang yan eh. Nandito na tayo eh. At ayun na nga. After siguro ng mga 10 minuto na paglalakad, ay naramdaman na namin ang awit sa aming mga binti. Dahil sa hirap maglakad sa mga binti. Eh wala kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang paglalakad. Muntik na nga sumuko yung isa namin kasama pero napagtiyagaan pa rin. So yun guys, tinry namin maglakad mula Apples Beach Resort papunta ng Salibungot Beach. So ayan, medyo malapit-lapit na tayo sa Salibungot Beach. Yung paliko na yun, yan na yung Salibungot. Tiyo sila JM, ang layo pa. Ang layo pa puta. Napasubo. So, napasubo kami pero sa akin okay lang, normal lang. Pwede na. At sa wakas, narating din namin ang Salibungot Beach. Nakakawala ng pagod kapag narating mo ang ganito kagandang lugar. Mas ma-appreciate mo talaga yung ganda ng Salibungot Beach kapag magsa-sunset na. Mas nagniningning ang malaginto nitong buhangin kapag nasinagan ng papalubog na sikat ng araw. Kaso hindi kami pinalad masaksihan dahil sa pagkakataon. Sa mga panahong iyon ay maulap ang kalangitan hanggang sa lumubog ang araw. Maganda pa rin naman ang Salibungot Beach kahit walang sunset. Kaya in-enjoy na lang namin ang mga oras na nandun kami. Sa oras ng aming pag-uwi, nagpasya na kaming sumakay ng habal pabalik ng aming resort. Dahil nadala na kami sa hirap ng paglalakad sa buhangin. Morning sa inyo mga pre! Day 2 namin dito sa Humalig. So ang gagawin namin, mag-island tour kami. Island hopping. Apat na motor kami ngayon. Tapos yung dalawa, self drive. So isa kami sa self drive. So bibisitahin natin dito yung mga famous tourist attraction nila dito. So abangan nyo kung ano yung una nating pupuntahan. Let's go! Nagsimula ang tour namin ng alas 9 ng umaga. Ang rate pala ng habal tour per person ay 800 pesos for 6 hours at additional 100 pesos for succeeding hours. Ganun din ang rate kung magrerenta ka ng motor. Before mag-pandemic, ang rate nila dati ay 600 pesos for the whole day na.
Nagtaas sila dahil sa mahal nga ng gasolina ngayon. At syempre, para makabawi sila dahil mahigit 2 taong sarado ang humalik sa mga turista. Ang first destination natin ay tinatawag nilang puno ng walang forever. Hindi ko alam ang history bakit naging sikat ang puno na ito. Parang ang kwento ay mayroong isang turista na nakapansin sa puno dahil makikita mo na nag-iisa lang siya sa gitna ng grassland. Pinost niya ito sa social media at pinangalanan niyang puno ng walang forever. Sumikat ito sa social media hanggang sa ginawa ng ang tourist attraction dito sa Umaling. May entrance fee na pala dito na 10 pesos per person. Dati kasi ay libre lamang ang pagpunta dito. Next destination natin ay ang Golden Sands of Bagasbas Beach. Mga 5 minuto lang ang layo nito mula sa puno ng walang forever. Ang entrance fee dito ay 30 pesos. Ito ang Golden Sands ng Bagasbas. Oh, yan oh, uyo. Apagalo-alo oh. Ha? Ayan, Golden Sand. Yan. Check natin yung sand. Golden Sand. Yan. Ano ba? Golden Sand. Golden Sand. So, hindi siya malapulpos. Pero kulay ginto. This is Golden Sand ng Bagasbas. So kahapon galing tayo sa Salibungot. The Golden Sand of Salibungot. Ha? Parang good school. Oh, pwede naman. Oo. Tutunawin muna. So, pwede rin mag-check-in dito. Ano? Pwede rin. Pwede rin mag-check-in. Kung gusto mo dito ano, mag-check-in. Eh, no? May mga kubo-kubo. May mga rock formation sa gitna. Ayan, ang dami talagang beach dito sa ano, sa Humalig. Ang pangatlong tourist destination na pupuntahan natin ay ang Little Batanes ng Humalig o Lingayen Cove Beach. Matatagpuan ito sa hilagang parte ng isla kaya medyo mahaba ang aming biyahe. Isa ito sa pinaka na-enjoy kong rides dahil busog na busog ang mga mata ko sa dami ng mga magagandang tanawin sa daan. Andyan yung coastal road na mayroong mga magagandang beach. Makipot na kalsada sa bawat gilid ay may mga bahay na gawa sa pawid na dito mo lang sa Umalig makikita.
mga daan na puno ng grassland na animo'y nasa New Zealand ka or pwede rin mahalin tulad sa Marlboro Hills ng Batanes dahil sa mga lunti ang grassland. Tindon! Utang ina yung gulong pala. Sige na, may mga kakao dyan. Ano ba yung gulong ito? Ang entrance fee pala dito ay 50 pesos. So aakitin natin yung isang rock formation dito sa tinatawag nilang Little Batanes. Ha? Dito. Pwede natin picture nyo. Oo, pwede. No? Oo, ayun, picture muna tayo dyan. So may nakita tayo isang ano dito. Picture spot. So ito guys yung makikita nyo pag umakit kayo dito sa isang rock formation sa kabila. Napakaganda rin ng beach. Wala kang pwedeng itapon sa mga beach dito sa Umagi. Ito yung tinatawag nilang Little Batanes. Ah, ito yung mataas na buo. Mataas. Tanaw ang Pacific Ocean. Punta tayo ngayon dun sa kabilang rock formation. Mukhang mas maganda yung angulo dun, yung dagat, tsaka yung beach. At dun din tayo magpapanipad ng drone. Magandahan, di ganong masikat yung araw dahil may mga ulap. Ayan. So isa sa katangian ng mga beach dito sa Humalig, ayan. Pag inapakan mo, lulubog ka. Lahat talaga ng beach nila ganyan. Para kang umaapak sa putik na sobrang lambot. Yung kada apak mo ay lulubog ka. So ganito yung pakiramdam. Lahat ng beach dito sa Humadi ay ganito. Hindi ko alam kung anong katangian ng mga sand dito, bakit ganito. Mulubog.
papunta na tayo sa next destination natin. This time, ako naman ang driver. Iba talaga ang pakiramdam na ikaw mismo ang nagmamaneho. Kahit sabihin mong maputik at kalupaan ang kalsada, ito yung magbibigay sa iyo ng ibang pakiramdam. Tapos ganito pa yung view sa dinadaanan mo. Amoy na amoy mo ang simoy ng mga grassland. Tapos sobrang picture perfect ng mga coconut tree sa pagkakatayo sa paligid ng dinaraanan mo. Sarap magmotor, lalo sa ganito kagandang lugar. Sobrang priceless ng experience na ito. At dito mo lang mararanasan yan sa Isla ng Humalig. One of the best experience kong maituturing itong pamumotor ko sa Humalig. Ang next destination pala natin ay ang Kanaway Gateway. Ang entrance fee dito ay 50 pesos. So hello guys, nandito tayo sa Kanaway Gateway. Ito yung ating port destination sa Humalig Island Tour. Humalig Island Habal-Habal Tour. So basically ang tourist attraction dito ay yun. Yung okay, sige. Wait lang. So yun, babalik tayo. So, ang tourist attraction dito ay yung yan, yung Turtle Rock Formation. Ayan, papunta na tayo ngayon sa Turtle Rock Formation. Tapos ito yung Sand Ripple Effect. Hindi totally mag-low tide kasi hindi daw full moon para mag-low tide. So, yun ang Turtle Rock. Ayun, nakikita nyo ba? Mukha nga siyang turtle. Puntahan natin siya. So, nasa imagination nyo kung paano nyo siya titingnan. Ayan, nakikita mo ba? Yun yung ulo. Tapos yung shell ng turtle. Ayan, ulo. Diba?
Hello guys, so nandito ngayon tayo sa Pamana White Beach Resort. So ito yung tinatawag nilang Little Boracay ng Humalig. So tara, tingnan natin bakit nga ba tinawag itong Little Boracay ng Humalig. Ayan, so may restaurant ang Pamana White Beach. Pero syempre, dito tayo interested sa bakit tinatawag itong Little Boracay ng Humalig. Low tide na pre. Pero pwede pa yan. Kasi hingingan yan. Ayun. Kaya pala ito ay tinawag na Little Boracay ng Humalig. Tingnan natin yung ano. Ayan. Ibang-iba ang ano, sand, pre. Malapulbos. White sand na malapulbos. So ibang-iba siya. Ewan ko, ibang-iba siya sa sand nung ano ng Humalig na karaniwan ay white at saka gold. Ito, yun yung iba. Kapag inapakan mo, yan matigas. Solid. Yan, low tide ngayon. Napakalinis. Napakaputi. Grabe, ang ganda dito. Yun eh. Malaburakay nga. Ang kanilang ano, beach. Pwede. Pwede nga inambing. Ayan. Ayan, ayan. Pwede. Tsaka kalmado yung tubig dito. Grabe, ganda dito. Tayo sa last destination natin, yung Little Boracay or yung Pamana Beach Resort. So ito yung pinakamaganda sa ano, sa lahat ng beach na meron dito sa
humalig. Kasi ayan yung beach dito, yung buhangin, sobrang pino. Tapos puting-puti talaga, parang pulbos. Tapos yung tubig. Ayan. So yung oras nga lang napunta namin eh low tide na. Kaya hindi natin na-experience na mag-swimming talaga ng mas maganda. So nag-swimming naman kami kaso mababaw na. Lalo na siguro kapag hindi siya low tide, masarap mag-swimming talaga dito. Tapos yung buhangin niya, hindi siya yung ano, yung lumulubog, yun yung common na buhangin dito sa Humalig. So para ito talaga yung pinakamaganda. So kung papipiliin mo kung babalik ako dito, dito ako mag-check in. Pamana White Sand Beach. So kung gusto niyo pumunta dito, search niyo lang sa Facebook page nila. Pamana White Sand Beach, Humalig. So mag-inquire kayo doon kung magkano yung rate nila. So kung gusto niyo lang talaga ma-experience yung beach ng Humalig, ayan, dito kayo pumunta. Sulit. Kilala ang Humalig sa lobster. Hindi makukumpleto ang pagbisita mo sa Humalig kapag hindi ka nakakain ito. Nabili namin ito sa halagang 1,350 pesos na may timbang na 1.7 kilo habang kami ay pabalik na ng resort. Nag-photo ops muna kami sa mga live lobster para naman may remembrance kami. Karamihan sa amin kasama ako ay first time makakain ng lobster. Habang hinihintay namin ng oras ng hapunan, in-experience na rin namin na mag-bonfire sa beach. Para makapag-bonding na din at samahan na rin natin ng konting inuman para mas masaya ang kwentuhan. Siyempre, may konting sharing na rin sa mga buhay ko. Sinusulit na namin ang last night namin dito sa isla. Siyempre, ang highlight sa gabing ito, Lobster Night para sa aming hapunan. Excited na ang lahat para dito sa pinakamalaking lobster na to. Puro kasi maliliit yung mga kasama nito kaya mas inabangan namin kainin nito. Siyempre, dapat lahat kami ay makatikim kung anong lasa ng malaking lobster. Baka mas masarap kaysa sa mga maliliit na lobster. My cheers pala! Sorry Maring Grace, iluwa mo na yan. Dito na po nagtatapos ang ating 3 days and 2 nights adventure sa Isla ng Humalig. Isang paglalakbay na puno ng hindi malilimutang karanasan. Iiwan na natin ang isla, ngunit baon-baon naman natin ang saya at ngiti na dulot ng mga kamangamang hamong tanawin. Malayo ka man bago marating, pero sulit na sulit naman ang bawat minuto na iyong ilalagay dito. Definitely one of the best island here in the province of Quezon and in the Philippines. Kaya naman hindi ako magdadalawang isip na hindi ka balikan. Sa mga umabot po sa part na ito ng video, maraming salamat po sa panonood. Asahan niyo po na lalo ko pa pong pagbubutihin na makagawa ng mga magagandang
video para mas lalo niyong mapil na kasampo kayo sa aking mga gala. Kung may nais kayong isuggest na ating pupuntahan, ay i-comment nyo lang sa baba. At kung gusto nyo rin magpa-shoutout sa next video natin, ay welcome na welcome po. Mag-comment lang po kayo sa baba. Shoutout po sa mga kaibigan ko na sina Victor Rapples, Happy Rapples, JM Anyayahan, at Myra Grace Anyayahan sa pagsama sa gala natin ito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay malugod ko pong ipagpapasalamat kung ito po ay inyong maila-like, maishishare para mas marami po ang makapanood, at mag-subscribe na rin po kayo if hindi pa kayo subscriber sa aking channel. Dito na po natin tatapusin ang ating adventure. Ito po ang inyong kagala na si Wanderer Moto. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.